Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagot tayo ng tanong. So kung bago ka palang dito sa aking channel ay welcome na welcome ko po at please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching! Hello po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So tinatanong po ni kabayan kung ano ba ang mga requirements na hinahanap ng mga immigration officers sa Pilipinas. So para po sa kalaman ninyo mga kababayan ay pupunta po dito si kabayan ng UAE gamit ang tourist visa at sponsor siya ng kaniyang kapatid. Hi sa iyo kabayan, shout out. So sa side mo, traveler, first time traveler, ang hahanapin po sa iyo ng immigration officer is number one ay yung iyong passport. Yes, without passport po ay hindi po kayo makakalabas ng bansa. Number two is yung ticket. So kung tourist visa po ang gagamitin mo palabas ng bansa at papasok ng UAE, make sure nyo po na round trip ticket po yung ibubuk ninyo. Why? Kasi lalo na kung tourist visa kayo, ibig sabihin, hindi po kayo pupunta ng UAE para magtrabaho. Ibig sabihin ng tourist visa, mamamasyal lamang po kayo ng ilang araw or ilang weeks doon sa bansang pupuntahan nyo, lalo na ang UAE. So, kailangan po na i-present ninyo yung round trip ticket sa immigration. So, sa side naman na nag-sponsor sa'yo, like for example, yung immediate family mo, your mom, your dad, your sisters, and your brothers, kung sino man ang nag-sponsor sa'yo, kailangan niya mag-provide ng ilang documents. Like yung kanilang passport copy, Emirates ID, visa copy, OEC, OWA, and birth certificate. So, bakit ba kailangan ng OEC and OWA? Kailangan po ito dahil ito po yung magpapatunay na legal po na nagtatrabaho ang inyong family na nag-sponsor sa inyo, na registered po silang OFW. Ang birth certificate po kasi, yan po yung magpapatunay kung magkapatid nga ba talaga kayo or hindi. So para po makaiwas kayo sa tinatawag na offload mga kababayan, ay kailangan po magkaroon kayo ng affidavit of support. So sino ba ang kukuha at saan ba ito makukuha? So yung nag-sponsor po sa inyo mga kababayan ay kailangan po niyang kumuha ng affidavit of support. So makukuha po ito sa ating consulate sa UAE. Pupunta lamang po siya doon at kumuha ng affidavit of support. At sa pagkuha po ng affidavit of support ay may mga requirements din po ito, lalo na yung salary bracket. So kailangan po ma-meet ni sponsor yung salary bracket na hinahanap ng ating consulate para makakuha kayo ng affidavit of support. So hanggang dito na nga lang po itong video na to at sana po kabayan ay nasagot ko yung tanong mo. At maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!